Magkala po yung possible na abutin nito. Ito po yung kwarto. Ganda naman na pa-accent wall nilang ganito. Oh. Ang design nito is 2 grados with sala. Gusto nila, doon kayo gagawa. Pwede po ba yun? Pag nagpapakita kong bahay kubo, ay ba't walang kusina? Walang CR? And mga ka-viewers, meron din sila dito ang tinatawag na triple wall po na bahay kubo. Para po sa location, nandito po tayo sa San Carlos, Pangasinan. And mga ka-viewers, nagulat ako pagdating natin dito kasi kaliwat kanan po ang mga gumagawa ng mga bahay kubo at iba't ibang design po ang kanila mga ginagawa rito. For today's video mga ka-viewers, i-feature po natin ang iba't ibang gawa na bahay kubo ng R. Cayetano. Good morning mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video mga ka-viewers, syempre aside po sa pag-house tour, nagkaroon na rin po tayo ng vlog ng bahay kubo tour or pagka-canvas po ng mga bahay kubo. Ngayon po ay dumayo po tayo ng San Carlos, Pangasinan. Dahil po dito po mga ka-viewers, ito po talaga yung number one products po na in-offer ni San Carlos, yung paggawa po ng mga bahay kubo. Then gaya po na nakikita ninyo, meron tayong bagong i-feature na napakagandang bahay kubo, very modern po ang design. Ito po mga ka-viewers, ang tawag po dito sa gantong design ay studio type po na merong dalawang kwarto or two rooms. Tapos po, ang sukat nito mga ka-viewers is 8 by 18 feet po ang sukat niyan. And kung napansin niyo po mga ka-viewers, yung bubong niya is long span na po yung ginamit. Then same color lang din po sa gutter, ayan. Tapos po, para sa pinaka-wall, ito po mga ka-viewers is bamboo. Then ito po ay treated na po ito ng anti-bukbok. And mga ka-viewers, syempre, naka-fully varnished paint na po yan. Ngayon mga ka-viewers, ilibot ko lang po muna kayo sa front view, side view, and back view po ng kubo para mas ma-appreciate nyo po yung ganda ng kanilang gawa. Ayan po mga ka-viewers, no, kung napapansin nyo po, meron na po dito nilagay na mga door. Ayan, aluminum na po yan. Tapos even po yung window, aluminum na po. And yung glass po ng window is reflective na po. Although, naka-custom made po yan kung ayaw nyo po ng reflective yung glass. Kung gusto nyo naman po white yung window, yung kanyang brace, pwede po. Ayan. So, ito po yung side view. Napakaganda. Gusto ko talaga ng ganitong bahay din eh. Oh. Tingnan nyo po mga ka-viewers. Ito, paglalagyan po yan ng aircon. Then, meron ng window sa taas din. Tapos dito sa back view. Ayan. Ito po yung itsura ng other side mga ka-viewers. Ayan. Napakaganda. Bale, ito po, pinakita yung sa middle. Ito po yung kanya exit door. Kasi po, kunwari, magpapagawa tayo ng extension, kusina, CR, pwede po dito yung magiging daan yan. Tapos po mga ka-viewers, same lang din po. Dahil dalawa ang kwarto na ito, meron din dito paglalagyan po ng aircon. Ayan. Okay na okay siya. Oh. Para naman po sa design po mga ka-viewers ng wall dito, any design naman po, depende po sa request nyo pwede. Pero yung nakikita po natin ngayon, ang pinalagay po ng nagpagawa is flowers. Then sa roof naman din po, any color din po, pwede rin po. Then mga ka-viewers, ang napansin ko sa gawa nila, yung flooring po nila ay hindi tinipid, makapal. Ang sukat po nito is at least 3/4 po mga ka-viewers ang kapal niyan. Tapos ito aayusin pa po yan ha. Para mas maganda po yung kakalabasan pa niyan. Pero at least, yung kanya pong kapal ng flooring, makapal po. Ito po mga ka-viewers, para po sa nagwa-wonder, ano po ang poste na ginamit or column. Ang gamit po nila mga ka-viewers is mahogany wood po. And now mga ka-viewers, pasok po tayo sa loob. So ito po, ang nilagay po dito na door is dual po siya. Na-open, ayan. Ang ganda. So wala pa tayong ilaw mga ka-viewers ha. Para po sa flooring, ito po ay naka-vinyl na. Pina-vinyl po ng owner para po mas masarap sa paa pagpapasok. Tapos po mga ka-viewers, pag po nag-order kayo dito sa kanila ay kasama na rin po yung interior paint. Gaya po ng ceiling, ayan, nakapintura na po ng white. So ito po, ang tawag po dito sa area na ito ay mini sala po ito mga ka-viewers. Meron po ditong mini divider, tapos po mga ka-viewers may outlet na dyan. Ayan, tapos po mga ka-viewers ay ang maganda dito dahil naka-double walling po siya, bamboo dun sa labas. Dito po, naka-plywood po siya na marine plywood. Even yung ceiling kaya mas matibay. And mga ka-viewers, ang napansin ko lang, yung switch nila, malinis pong tignan kasi iba natin napupunta pong kubo,
yung wiring is nasa labas po. Pero po ito mga ka-viewers, nasa loob na. Nasa loob po nung wall, kaya malinis pong tingnan. Ngayon po mga ka-viewers, guys, sa ceiling, ito po, lalagyan pa po yun ng abang para sa ilaw. Ayan. And ayan. So again, ito po si mini sala. Since mga ka-viewers, ay meron po itong dalawang kwarto, ngayon ay papasok tayo, no? And napansin ko po mga ka-viewers, napakaganda ng pintuan bago pumasok sa kwarto. Ayan. Okay siya, oh. Ang ganda ng design. And ang ganda ng color pink. Ito po yung ano, kwarto. Bali, ang tawag po sa design ng kwarto na ito is loft type. So, pwede po tayong mag-office dito or maglagay ng mga wardrobe cabinet or anything. Ayan. Tapos, sa taas po, yung pinaka-foam or yung higaan. Or pwede din naman po another foam po ang ilatag natin kung marami pong gagamit ng room na ito. Anyway, ganyan po siya kaganda. Ayan. Pasensya na po at medyo madilim dahil di pa po talaga to 100% tapos. Ayan. So, dito meron siyang ladder pocket po dito sa taas. And napansin ko po mga ka-viewers, oh, naka-ano siya, vinyl. Tapos po mga ka-viewers, para po sa paglalagyan ng aircon, ayan, nakaabang na po yung outlet din. Ayon. Ang ganda na ito. Bali po, para sa nagwa-wonder, Sir Billy, ano po ang sukat na itong kwarto? Ang sukat po na ito, mga ka-viewers, is 6 by 8 feet. And again, gaya po na sinabi ko, loft type po ang design ng kwarto po. No? Tapos dito, ay meron pong window both side. And meron pa po sa taas, sa may double deck. And from here, mga ka-viewers, ayan, meron po ditong outlet din. So, pwede tayo maglagay ng TV doon. Tapos meron switch dito ng ilaw. Sa kabilang kwarto po tayo mga ka-viewers, no? Ang ganda naman ng pa-accent wall nilang ganito, oh. Tapos po mga ka-viewers, bali dito sa kabilang kwarto, same lang din po ng materials ng sukat 6x8ft. Ayan, then loft type pa rin po. Ayun. Then dito tayo. Ayan. Ayos, no? Ganda. Ito pa po yung mga design na meron sila para sa studio type with two rooms po. Ngayon po mga ka-viewers, nakadepende po ang presyuhan sa sukat, sa materials po na gagamitin, at design po ng mga bahay kubo na yan. Next natin mga ka-viewers, meron sila ongoing po na project. Ito po, ang design na ito is 2 grados with sala. Tapos po mga ka-viewers, ang sukat po na ito ay 6 by 18 feet. Tapos po mga ka-viewers, gaya po nang napapansin nyo or nakikita, naka-double wall din po ito. So, bamboo po sa labas. Then dito po is marine plywood. Ayan. Then mga ka-viewers, kung nag-wonder kayo, Sir Billy, ano po ang braces na ito? Ang gamit po dito is coco lumber. Then po yung column is mahogany. Yung mga poste po and stand, ayan po, mahogany po yan. Then kung napansin nyo naman po yung roof na ito is color red naman po na long span. Even po yung gutter. Tapos po mga ka-viewers, yung ceiling ay na pinturahan na po ng color white, ayan. So ito po mga ka-viewers, no, although hindi pa siya tapos, pero ma-assure ko sobrang ganda po nito. So ito po yung itsura niya sa labas. Hello po, sige lang po. So dito may nagpipintura. Ayan, so lalagyan pa po ito ng bamboo. Pagpasok po mga ka-viewers, gaya ng sinabi ko po, ito ay with sala. Kaya ayan, pagpasok natin, ito po yung makikita natin. Meron po dito mga nakaabang na cabinet. Then lalagyan pa po yun ng sink. Tapos paglalagyan po ng TV. Ayan, so ngayon po mga ka-viewers, kung napansin nyo po, yung wall, gaya ng sinabi ko, is marine plywood ang ginamit. Then meron po dito nagtatrabaho. Nalagyan po ng masilya or pinapolitap po yung pinaka-edges ng mga plywood. Ayan, para po at least hindi po visible once na pininturahan yung cut po ng plywood, no? Matakpan po, ayan. So, from here naman, kaya tinawag po ito na 2 grados. Dalawa po ang kwarto nito. Meron dito sa baba. Then, pag-akit po natin sa gilid, papunta naman sa isang kwarto.
So ito po, meron na ditong bed na nakaabang. Ayan. Tapos meron ditong cabinet soon. Tapos may outlet. Ayan. Then ito naman yung sa second room. Ayan, may stair. Paakyat po sa pinaka higaan. So, pwede na pong tumapak. Ayan, pwede na tumapak dito mga ka-viewers. No? Ayan, luwag pa rin dito. Oh. Mga ka-viewers, ha? Hindi ko expect maluwag dito sa taas. Ito po mga ka-viewers, yung una nila nagawa na 2 grados. Pero ang pinagkaiba po sa ginagawa nila ngayon, ito po ay yung sala. Open po siya. Then mga ka-viewers, para sa kwarto, ito po yung naging disenyo. Bali yung isa po, color green, yung room. Tapos yung room number 2 naman po is color pink. Even po Good Lumber mga ka-viewers, gumagamit din po sila. Pero syempre, dahil po Good Lumber po ang gagamitin na brace, mag-iiba na po nun yung costing nun. Unlike po sa Coco Lumber. And mga ka-viewers, meron din sila dito ang tinatawag na triple wall po na bahay kubo. Bale, ito ay merong isang bedroom. Ang sukat po ay 6 by 12 feet. And mga ka-viewers, bagong gawa lang ito. Kaya kung napapansin nyo po mga ka-viewers, hindi pa siya na varnish. Ayan, hindi pa nalagyan ng design. Pero para ma-idea lang po kayo, papakita ko na rin sa vlog natin. No? Bale po mga ka-viewers, ito kaya po tinawag po na triple po na bahay kubo. Kasi po mga ka-viewers, yung kanyang pinaka-bedroom, kung napapansin nyo po ay naka-triple wall po yan. So dito po, bamboo. Sa kabilang side po, sa loob ng kwarto is bamboo. Then sa middle po mga ka-viewers, ayan, meron kayo nakitang marine plywood. Kaya kung magpapalagay po kayo ng aircon, ma-assure po na hindi lalabas po yung lamig kasi nga po, naka-plywood po sa gitna. And now mga ka-viewers, since medyo makipot po kasi yung area, papasok na po tayo sa loob para mapakita ko po sa inyo yung itsura neto, no? So pagpasok po mga ka-viewers ay ito po. Bale, open po yung area dito sa bandang sala. Pero po yung kanyang ceiling ay naka marine plywood po. Tapos, ayan. Meron po ditong upuan. Dito ay meron ng sink sa cabinet paglagi ng TV. Ayan po. Tapos dito sa area na ito mga ka-viewers ay meron pong exit door para kung plano nyo po magpagawa po ng kitchen or CR dito po mag-exit. And ito naman po yung pintuan papunta sa kwarto, which is ayun po yung naka-triple walling po na tinatawag. Pagpasok po, meron ditong double deck. Ayan. Ayan. Higaan sa taas. Then yung ceiling po, ayan po mga ka-viewers. Oh. Naka-plywood. So ayan po mga ka-viewers na may breaker na para sa aircon. Then, ayan po. So, may outlet. And, switch. So, mga ka-viewers, meron din sila ditong ongoing. So, kung gusto niyo po makita yung mga design na ina-offer nila, marami po silang mga natapos or finished product sa Facebook. May picture po doon. May video. Kaya makikita po ninyo yung mga gawa nila kung gaano po kagaganda. And dito po, mga ka-viewers, aside sa long span, meron silang ina-offer po dito na pawid. So pag po pawid, syempre mas mura po nyo makukuha or mabibili po yung kubo. Bakit pangunahing produkto po ng San Carlos ang paggawa po ng bahay kubo? Kasi po, bawat area po or bawat lupa po dito, halos marami po kayo makikita mga bamboo. Kaya ayun po, oversupply sila ng bamboo gaya dito. Ayan, si kuya nagkakayas para sa ginagawang kubo. Ayan po mga ka-viewers, libre lang ba kuya mga ano dyan? Mga pagkuha ng bamboo o binibili? Binibili din pala mga ka-viewers yung mga bamboo na ito. And ang mga ka-viewers, kasama po natin si Sir Ronel ng Arkayatano Bahay Kubo. Ngayon, ayan, magtatanong-tanong lang tayo ng mostly ng mga tinatanong nyo pag nagbablog po tayo about sa kubo. For example, yung sa pag-assemble, kasi meron tayong mga subscribers, yung area daw nila, hindi daw makapasok yung kubo kung i-deliver daw doon. Gusto nila, do kayo gagawa. Pwede po ba yun? Opo, sir. Pwede po, sir. Naka, ano po yun, home service na po siya. Kumbaga, doon na mismo sa site gagawin. Sa site gagawin. Paano po sa costing yun nun, sir? Bali, may service charge po siya, additional fee, para sa mga pangdagdag ng gastos doon sa paggawa doon sa bahay ko. Paano po sa costing yun nun, sir? Bali, may service charge po siya, additional fee. Hindi naman ganun kalaki, basta, pangdagdag lang po siya, kasi
Iba din po kasi pag doon kasi gagawa, double expenses kami sa pagkain, sa budget. Okay. Hindi tulad dito, pagkagising namin, gagawa na kami kagad. Ano naman po yung lifespan po ba ng bamboo talaga? Ito talaga sir, tumatagal din talaga to sir. Basta naalagaan lang siya. I-maintain lang siya sa gamot. Kumbaga every month, kung may makitang mga ano. Tapos sa varnish, kung nakikitang naluluma na, fully varnish na siya. Mm. I-varnish ulit. Para laging bago siya, laging bago. Sir Ronel, meron kasi tayong mga viewers, laging tinatanong, pag nagpapakita kong bahay kubo, ay ba't walang kusina, walang CR? Para sa akin talaga, pag-itindi ko, di naman bahay talaga yung pinagawa. Yes. Pero pwede ba yon? Pwede po, sir. Tulad dito, sir, may ano siya, exit door siya. Ito, ang purpose nito para sa additional ng ano, kumbaga para sa kitchen, sa CR. Mm-mm. Para paglabas nila dito, extension, pwede sila paggawa ng ano. Pero kayo sir, masasuggest niyo po ba na kayo ang gagawa pa ba ng kitchen, ng CR? Ano po bang masasuggest niyo? Saan po ba sila makakamura? Ano po, mas makakamura sila kung doon mismo yung sa CR, sa pag-construct. Mas makakamura sila kung doon sila kukuha ng tao. Ano, kung kami kasi dadala pa kami ng tao doon, kumbaga mas lalaki pa yung expenses bayad sa tao. Mm-mm. Mas mapapamahal po sila. Okay. Depende na lang kung complete package usapan, naka-package deal na, kubo, and then sa ano, sa amin na lahat. Sir Ronel, aside po ba din sa ano, sa mga design po na nakita natin dito, yung mga nagpapagawa po ba, pwede naman silang mag-offer ng or suggestion na gusto nilang design? Opo, pwede po sir. Pwede po silang mag-suggest mag-ano ng sarili nilang design. Ibibigay lang sa amin yung mga design na gusto nila. Kung anong po yung design na gusto, yun po yung susundin. Sir Ronel, for example, yung ganito pong klase ng kubo, nabanggit ko na po yung ginamit na materials, magkano po yung possible na abutin na ito? Nag-range po ito ng ano, nasa 195K po. 195K yes, yung po. Ganito? Kasama na po yung delivery fee. Around Pangasinan po yun, sir. Around Pangasinan? Yes, pero po. Pag outside Pangasinan, may charge na? Opo, may additional charge na. So mga ka-viewers, again, yung mga presyohan po kasi is nakadepende sa materials na gagamitin po sa kubo. Saka kung ano pong design po yung ipapagawa ninyo. Tapos linawin ko lang, pag po taga Pangasinan kayo, free delivery po. Pero po pag outside po Pangasinan, ay may charge na po. So, hanggang saan po yung kaya nyong i-deliveran po? Ano po sir, nakakarating kami hanggang Batangas, Cavite, Laguna. Calabar Zone. Kumbaga around ano lang po. Luzon area. Basta maabot ng truck po. Sige. Okay, basta maabot ng truck. Tsaka Luzon maganda area. Yung daan. Okay, ayan po mga ka-viewers no. Sa mga gusto pong mag-order at i-check po ang mga gawa ni Arkayatano Bahay Kubo, ilalagay ko po ang kanilang contact details at Facebook page sa description box para po makapag-inquire na kayo at ma-check po din yung mga ibang design na ginagawa nila. Ngayon po, hindi ko na rin po papahabain pang ating vlog. Again, maraming salamat po ulit sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!